Hi guys, I'm back. And yun, medyo natagal tayo sa last upload natin ng ating mga paintings. But today, we'll do another painting. And as you could see, meron ako ditong lumang canvas. Binili ko ito dati pa. And hindi ko pa siya napipintahan hanggang ngayon. That's why gamitin ulit natin siya para magpinta. Ayan. So, hindi ko pa alam kung ano yung ipipaint ko. So, tingnan lang natin kung anong mangyayari at the end of this video. And isang magandang tip or advice para sa mga magpipinta, lagi nyo lagyan ng plastic yung inyong pader para hindi siya magkaroon ng pintura. Pero kung matapang naman kayo at kaya nyo tanggapin yung galit ng mga magulang nyo, sige lang, go. Pero yan, isang magandang tip, maglagay kayo ng plastic sa pader para hindi yun magkapintura. So, tune in and samahan nyo ako. Let's make this world full of colors, one world at a time. Yesterday, pininta na natin to and pinatuyo lang natin siya kasi may mga basa pa siyang paint kahapon. So ngayon, i-continue lang natin yung pagtapos sa ating painting. So, samahan niyo ako. Let's go! Medyo naipit ako dito. Hindi ko alam kung gagawin ko ba siya na ganyan o iibay natin yung design ng sulat ng Cocina de Primos. Kapag kasi ganito, hindi masyado makikita yung design na nilagay natin sa ilalim. Hindi siya masyado mapapansin. So yun. Pag-isipan ko pa ako ng gagawin. Thank you.
gabi, nag-post ako na if things don't go your way, eh, pwede mo naman gawa ng paraan. So, ginawa natin ng paraan. Bumunta sa drawing board. And sinubukan ulit natin. So, napaganda naman natin yung ating Cocina de Primos na drawing, na lettering. Then, nung kumamit na tayo ng cutter, hindi ko alam kung bakit ganoon. Pero mukhang matalas masyado yung cutter natin. Ang nangyari, nabutas yung canvas. Anak nang! Butas yung canvas natin. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, try pa rin natin. Let's do this. Let's go!